kayo dyan, mga kapitbahay? Alam kong naghihintay na naman kayo ng bagong chismis dito sa aking YouTube channel. Kaya naman, kung nasaan kayo, stay put, relax, at manood lang kayo dyan dahil ito na naman po ang bagong serye ng Totoong Buhay. PBB? Ito ang serye na kung saan sasagutin ko ang inyong katanungan na, Kim, masarap ba yan? For today's vlog ay magti-taste test at magre-review tayo ng panibagong pagkain na na-order natin sa Facebook. As of now, pang-apat na po itong pagkain na i-review ko. Meron na po tayong 3 available videos na na-review ko na po nung Monday pa. So kung hindi nyo pa na-visit ang aking YouTube channel, you can visit my YouTube channel nang sa ganun mapanood ninyo yung iba pang mga videos na nagawa ko na. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe and bell button nang sa ganun ma-notify at ma-update kayo sa aking mga future uploads. So itong serye na ito ay gagawin natin every other day. So every other day po ang uploading ng videos, and then weekly po akong nag-film. In-order ko siya sa mga online sellers na malapit sa akin. So kung meron kayong mga friends or meron kayong mga relatives na nagbibenta ng mga pagkain, you can send me a sample para sa ganun ay magawa natin siya ng video. Over here, we have kimchi, and over here, we have tteokbokki from Miss Abby Gozon. So ilalagay po natin dito yung kanilang Facebook page nang sa ganun makita ninyo kung gaano karami yung nag-o-order po sa kanila at kung gaano talaga nagpapatotoo na masarap ang kanilang kimchi at tteokbokki. For your information, ang kimchi po ay 120 pesos for 400 grams and ang tteokbokki nila ay 135 pesos for 400 grams. Same grams, but hindi po same ng container. Magkaiba lang, pero yung laman, same lang din naman po yung dami niya. So ngayon, excited na akong tikman siya, but then, bibigyan ko muna kayo ng ibang details or information with regards sa product. Alright, for the shelf life, itong kimchi, pag hindi nabuksan, 1 month, pero kapag nabuksan nyo na, 1 week, itong tteokbokki, siguro, mas okay kung makakain natin siya as soon as possible. Kasi tumitigan siya kapag lumamig na, pero kapag ininit nyo siya, lumalambot. So sabi, initin ko muna bago ko sa kainin or i-consume kasi nga tumitigas yung tteokbokki niya. Next, placing of order sa Facebook. Pwede kayo mag-place ng order. Ilalagay ko dito yung Facebook page nila or yung Facebook ni Abby nang sa ganun. Ma-message nyo sila kung meron kayong order. Yung delivery nila, pwede tayo mag Mr. Speedy or pwede tayo mag-lala-move. Pwede din tayo mag-grab. Nasa inyo. Pwede din tayo mag-angkas. Tapos, meron silang promo. Pag naka 5 taps kayo, kung within the area naman, free na po yung delivery. So, eto, free po sa akin dinala. So, thank you so much, Abby, dahil libre niya sa akin dinala. Dahil sobrang lapit lang din naman namin sa kanila. Kaya, ayan, free tayo sa delivery. So, ang contact details, okay, lalagay natin yung contact details na sa ganun mas mabilis nyo silang makakausap. Other product available, eto, yung tteokbokki na nga pala. Kasi yung main dish nila ay kimchi. Siyempre, sa pag-taste test at pag-review, kailangan natin tignan ang mga sumusunod. Una, looks or presentation. Next one, aroma. Third one, volume o dami. Packaging, and then lasa and consistency. I'm so excited na. So, let's start or let's begin. So, over here we have chopstick na galing sa kanila at itong kutsara dahil meron siyang sabaw para matikman natin siya. Sa presentation or looks, appetizing siya, okay siya sa akin, maayos, malinis. Sa aroma, ang bango niya guys. Andito ako pero naamoy ko pa rin siya. Mabango siya lalo na yung kimchi, amoy na amoy ko yung asim niya, amoy na amoy ko yung sarap niya. Itong tteokbokki, wala akong masyadong maamoy, wala siyang scent for me, pero tignan natin yung lasa niya later. Sa volume o dami, wala akong masabi dahil puno siya, maayos. And then, sa dami, wala akong masabi dahil yung presyo talagang tinapatan niya yung dami nito. Sa
packaging, wala din ako masabi dahil naka-container siya. So, presentable siya for me. Ayoko kasi nung karton. So, kung sa karton, medyo nakaka-disappoint. Pero, dahil sa plastic container nila nilagay, mas okay to sa akin at mas maayos siya. Okay, now, lasa and consistency. So, titikman na natin siya. So, kumuha tayo dito ng isang veggie. Ayan. Kumuha tayo ng isang veggie para sa taste test. Hindi nagpo-focus, sorry ah. Mmm. Mmm. Carrots. Onion rings. Onion leaves ba to? Oh my God, so perfect. Mmm. Hindi talaga ako marunong mag-chopstick, sorry. Crap! Na-enjoy ko siya, guys. Yung gulay, masarap yung veggie niya. Malambot, nangunguya ko siya. Yung veggie niya malambot, masarap nguyain. Malasa siya, guys, lalo na yung sauce. Crap! Perfect. Sa lasa niya, wala kang masabi. Andun yung anghang, andun yung asim. Ang lambot, ang sarap. Ang sarap nguyain. Ay, gusto ko pa ulit mag-order. Di pa nauubos, no? Mauubos ko to. Itong isang tub na to. Kulang sa akin to. Alam nyo before, hindi ako makain ng kimchi. Ayaw na ayaw kong lasa ng kimchi. But then, after kung mas na-appreciate ko siya nung nilagay ko siya sa kanin, nilagay ko siya dun sa, tawag dito, yung nori, at saka dun sa gulay na yung lettuce, ano ba naman yan? Sarap na sarap ako, kaya ngayon, hinahanap-hanap ko na yung lasa ng kimchi. Sarap. Perfect. Perfect yung lasa. Wala akong masabi. Mmm. For 120 pesos, super sulit siya, guys. 400 grams, super sulit siya. Talagang tinapatan nila yung presyo. Authentic na authentic yung lasa niya, for me. Kasi authentic, nakatikim na ako nung sa review ko last time, authentic yung ginamit nilang kimchi. Pero ito kasi mas nangingibabaw yung lasa niya. Kasi nga, pure kimchi lang to. Yun kasi may halong rice. So kung sa rice natin yung halo, masarap siya. Pang side dish, masarap. Nakakaalis din siya ng umay. So, for me, itong kimchi ay 10 dahil masarap talaga siya. Hindi kayo magsisisi mag-order. Kung maramihan, why not, di ba? Mauubos na siya at talagang, alam niyo, mag-enjoy kayong kainin siya. Gusto ko yung cut nung kanilang gulay. Hindi ganun kalaki. Yung sakto lang, bite size. Kasi yung ibang kimchi na nakita ko, sobrang laki nung cut or hindi nila kinat. Kaya pag inangat mo, kukuha lahat. Good for sharing. Talagang masarap. Masarap niya, guys. Hindi ko siya matigilan. Diba? Cute ng bite size. Ang cute ng cut kasi pang bite size lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Sorry, na-enjoy ko na. Mmm.
Sarap talaga niya. Enjoy ko na siya, promise. So, dito naman tayo kay Tteokbokki. Tteokbokki nila, merong nakalagay ng onion string sa taas. Hindi ko alam yung ano eh, kung ano-ano ba itong mga nakalagay dito. Pero titikman natin siya. This is my first time na makakatikim ng Tteokbokki. And I hope na mag-enjoy ako. Nakikita ko siya sa mga Korean novelas. And narinig ko sa isang YouTuber na nakatikim na ng nitong Tteokbokki. Sabi niya, ang Tteokbokki daw ay isa sa mga pagkain na binibili sa street food sa Korea. So hopefully makarating tayo doon at matikman natin ang Tteokbokki. Authentic ko Tteokbokki. So tikman na natin, guys. Hindi ko alam yung nasa ibabaw, sorry. Pero parang ano siya? Parang egg. Ganyan siya, guys. Nasalid siya sa kabila. Ganyan siya kalaki. Ayan. Kasi nagzo-zoom eh. Nag-focus. Ang sarap! Ang sarap! Ito na siya, guys. Ang pinakihintay natin lahat. Tteokbokki! Perfect. Ang perfect ng lasa. Parang may nakain akong sausage. Sarap. Sarap, ang perfect. May sausage na kasama. Ang sarap niya, guys. For me, ang sarap niya i-perfect sa dalawa. Pang sanggyup, perfect na perfect. Ang sarap. Patuloy ng sarap. Wala akong masabi, ang sarap. Ang sarap niya. Ay, ang sarap talaga. Ano ko yung masabi? Maanghang din yung lasa niya, pero yung ano, sweet and spicy, ganun yung pagkakalasa ko sa kanya. Or baka dahil kumain ako nito, pero maanghang din siya eh. Sarap. Na-enjoy ko siya. Sorry guys ha, iwan ko muna kayo dyan. Unod lang kayo dyan. Hindi ko sumatik. Nababitin ako dito sa ano? Chapstick? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my god! Sarap! Siguro, isang linggo kaya ko siyang araw-araw ito yung pagkain ko. Sarap! May namis na miss na maanghang tapos chewable pa yung pagkain yung Tteokbokki. Sarap! Yung anghang niya, tolerable. Hindi kami mahilig sa maanghang. Ito, makakain siya. Ako, swear, hindi ako mahilig sa anghang.
Pero, na-enjoy ko siya. Sarap. Ang sarap! Alright, sobrang sarap niya guys. Sobrang nag-enjoy ako. Nakita niyo naman, di ba? Lalo na itong tteokbokki, nag-enjoy ako. For 130 pesos, sobrang sulit siya. Ito rin sa kimchi, sobrang sulit siya. Mas masarap pa ito kapag meron ka partner na meat, meron din. Basta yung sanggyup. Perfect to i-partner guys. Authentic yung lasa niya. And then ito naman, sarap-sarap niya. Gusto ko yung tamis, gusto ko yung anghang na naghalo doon. Tapos gusto ko siyang nguyain kasi sobrang lambot niya. Ang sarap. Tapos malalaki yung ganun niya. Tapos meron siyang kasamang sausage. Then meron pang isa, hindi ko alam kung ano yung nasa ibabaw. Feeling ko egg siya na may timpla. Pero ang sarap niya guys. Super. Super sarap. As in. As of today, sa lahat ng mga in-orders natin, wala akong pinagsisisihan, wala akong pinanghinayangan dahil lahat na pakinabangan, lahat na kain, walang tapon, sobrang sarap. Ito lalo na kung Korean lover ka, Korean food. Sarap! Kung Korean food lover ka, nako, this is fit for you. Talagang bagay na bagay sa'yo at talagang mag-enjoy ka kapag kinain mo siya. Super sarap, wala akong masabi. Maubos ko na siya guys, actually. Ganito yan kanina, di ba? Andiyan na siya. Na, eto, konti na lang yung sahog niya sa loob. Pero, ang sarap. Hopefully, matikman ko rin siya sa Korea. So, yun guys. Hanggang dito na lamang po. I hope na nag-enjoy at meron kayong bagong chismis na natutunan. So yan, thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So abangan nyo sa Sunday i-upload ko to. So kung hindi nyo pa nakikita yung ibang information at nag-skip kayo, so dalagay ko dito yung Facebook page ni Abby. And of course, yung kanilang telephone number para nang sa ganon, makita ninyo at makakontak nyo sila agad at makapag-order kayo nito. So, kung around the city lang kayo or around the area, libre na po, basta 5 tabs yung i-order ninyo, libre na yung delivery. Kung malayo naman kayo or malayo kayo sa city, pwede kayong mag-order through Grab, through Lala Move, or Angkas or Mr. Speedy, kung saan yung mas mura. So, yun lamang po. Thank you, guys. Stay safe, guys, and have a good day. Bye!